Bumagsak ang mga fourth-year students sa UP din naman kanina para sa unang araw ng UP College Admission Test o UPCAT. At sa kauna-arahang pagkakataon, umabot po sa 70,000 estudyante mula sa iba't ibang sulok ng bansa ang kukuha ng naturang entrance exam. Nakatutok si Victoria Tula. Hindi. Abril pa lang daw ng taong ito, puspusa na ang pag-review ni Janelle para sa UPCAT. Pangarap daw kasi niya makapag-aral sa UP Diliman, pero alam niyang hindi magiging madali ang exams. Noong summer po, may review po sa school. Tapos, ano po, noong mga natitirang 2 months po, nag-review po sa bahay. Kung may mga kinabahan, meron din namang kampante lang. Ano lang po, normal lang, parang mag-exam ka lang. Okay naman po siya, ano, mahirap ng konti. Yun. Pero okay na, kaya naman po sagutan. Taon-taon humigit kumulang 60,000 estudyante ang kumukuha ng UPCAT pero kakaunti lamang ang pumapasa. Noong 2009, nasa 10,000 lamang ang pumasa. Habang noong nakarang taon naman ay nasa 13,000 lamang ang pinalad. Dahil dito maging mga magulang ng mga estudyante, hindi mapigilang mag-alala. Sa bahay, pinagbasa ko rin dyan ang dyaryo para sa current events, para maging well-versed siya. Parang hindi malate. Talagang inagahan na namin. 5 oras nagtatagal ang UPCAT. Binubuo ito ng test sa English, Filipino, language proficiency, reading comprehension, math at science. Sa dami ng kumuha ng test sa UP Diliman kanina, nagsikip ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng campus. Kasabay nito, hinigpitan naman ang seguridad. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.